Let us now pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Please all kneel. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Joseph. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. San Lorenzo Ruiz. Pray for us. San Pedro Calungsod. Pray for us. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayana na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Dama ni Maria ang kalooban ng Diyos, kaya't nagmamadali siyang umalis para dalawin si Elizabeth. Ibig din ni Maria na maibahagi ang kahangahangang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay at ang mabuting balitang taglay niya sa kanyang sinapupunan. Ang pagtatagpo ng dalawang ina ay naging isang masayang himig ng papuri sa Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na ating ina. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, mapagpakumbabang aminin natin ang ating mga pagkukulang at kasalanan. Ang mga pagkakataong hindi natin pinili ang Diyos. Ang mga pagkakataong nagkulang tayo sa malasakit at pag-ibig. Hilingin natin sa Panginoon na tayo ay kanyang kaawaan, patawarin, at pagkalooban ng isang bagong puso.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang iyong mga anak ay magkamit ng paglingap ng mahal na Birheng Maria at pakundangan sa kanya ay mahango ang tanan sa lahat ng masama at maging dapat sumapit sa ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihan sa Jerusalem, huwag kang matakot Siyon, huwag manghina ang inyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat-awit ay saliwan.
Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagi't walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Emmanuel na hari namin, halina't kami sa gipin, at utos mo'y tutuparin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Hudeya. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig na Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narinig po natin ang masayang kwento ng ating Ebanghelyo. Kwento ng dalawang buntis. Kwento ng dalawang masayang buntis. Kung ilalarawan nga natin yung pagtatakbo ng dalawang buntis, dalawang humahalakhak na buntis, sapagkat pareho silang ginulat ng sorpresa at ng bulaga ng Diyos. At ito po ang tunay na tanda ng pagdating ni Jesus sa ating buhay. Kakaibang kaligayahan, kagalakan, deep joy. Hindi lang po ito yung ordinaryong halakhak, malakas na tawa, malakas na saya, malalim na kaligayahan. Kapag ka daw po punong-puno ng kagalakan ng isang tao, at nakita po natin ito kay Maria, una, magaang siyang kasama, madaling pakisamahan. Ang isang taong masayahin, handa sa kahit anong misyon. Hindi nagre-reklamo. Alam niyo po, yung binaybay ni Maria para marating ang kanyang pinsang si Elizabeth, hindi po mula sa isang kanto patungo sa kabilang kanto. Mga 149 kilometers daw po ang layo ng nilakad at binaybay ni Maria
para makarating sa kanyang pinsang si Elizabeth. Ang isang taong masayahin, maagap tumugon. Kung sinusubaybayan po natin yung sunod-sunod na ebanghelyo, pagkatapos pong ibalita ng anghel na siya ang magiging ina ng anak ng Diyos, pagkatapos niyang sumagot ng opo sa kalooban ng Diyos, sabi po sa ebanghelyo, nagmamadali si Maria na puntahan ang kanyang pinsang si Elizabeth. At hindi lang basta nagmamadali, ang ginamit pong salita ay metaspudes, nagmamadali na nag-aalala na pumunta si Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Ang isang taong masayahin, maagap tumugon sa pangangailangan ng kapwa. Ang isang taong masiyahin, ang isang taong puno ng galak sa kanyang puso, nakakahawa ang saya. Kaya nga sabi sa kwento, nang marinig yung tinig ni Maria, naggagalaw, nagsasayaw yung bata sa sinapupunan ni Elizabeth. Ang mga taong masayahin, ang mga taong puno ng galak sa kanilang puso, mapagmahal, madaling mahalin, mapagbigay, bukas palad. Joyful people are easy to love and are loving people. Joyful people are generous people. Ito po yung unang hilingin natin ngayong panahon ng Adbyento at sa pagdating ng Pasko. Tunay at ganap na kagalakan dahil sa pagdating ni Jesus sa ating mga buhay. Ikalawa po, kung babalikan natin yung mga detalye ng kwento sa Ebanghelyo, parang ang daming wala sa timing sa kwento sa Ebanghelyo. Ang kwento ng Ebanghelyo ay tila kwentong wala sa timing. Pansinin natin yung dalawang buntis. Parang parehong wala sa timing yung kanilang pagbubuntis. Si Maria, batang dalaga. Baka hindi pa sumasagi sa isip niya na magbubuntis siya. At si Elizabeth naman, matanda, lola na. Marahil matagal niya nang isinuko yung pangarap niyang magkaroon ng anak, yung magbuntis. At eto, buntis si Elizabeth. Isang batang dalaga, isang matandang lola, parehong buntis. Parang wala sa timing ang kanilang pagbubuntis. Si Juan Bautista, hindi pa nga nailalabas, hindi pa naipapanganak, hindi pa marunong maglakad, pero sabi sa Ebanghelyo, marunong nang magtatalon, marunong na sigurong magsayaw sa sinapupunan ng kanyang nanay. Parang wala sa timing. Sapagkat ang kwento ni Maria ay kwento ng pagkapit niya sa pamamaraan at sa timing ng Diyos. Nagtiwala si Maria na sa Diyos, walang wrong timing. Sa Diyos, walang bad timing. Sa Diyos, walang maling diskarte. Sa Diyos, laging perfect timing. Laging tama ang panahon. Kasi sa Diyos, ang tawag sa kanyang panahon ay kairos, karanasan ng kaligtasan. Ito yung ikalawang panalangin natin, na tulungan tayong magtiwala sa timing ng Diyos, magtiwala sa pamamaraan ng Diyos, magtiwala sa panahon ng Diyos. Katulad nga ng sinabi sa Ebanghelyo, mapalad ka at nagtiwalang matutupad ang ipinasasabi ng Panginoon. Mapapansin po natin si Maria at si Elizabeth, matalas po ang pakiramdam. At ang kabaligtaran po nito, ang pinakamalungkot na mangyayari sa isang Kristiyano, ang kabaligtaran po ng matalas na pakiramdam, manhid. Walang pakiramdam. At kapag walang pakiramdam, wala rin niyang pakialam. Ang Adbyento po at ang Pasko
ay paanyaya sa atin na tasahan, talasan yung ating pakiramdam. Kasi yung kwento ng unang Pasko ay kwento ng mga taong walang pakiramdam sa pagdating ni Jesus. Baka kasi pagdating muli ni Jesus, hindi natin makilala si Jesus. Baka kasi sa pagdating ni Jesus, hindi muli natin tanggapin si Jesus. Kaya ang panalangin natin, matasahan yung ating pandama para sa pagdating ni Jesus, sa tuwing darating si Jesus sa ating mga buhay, makilala natin siya, tanggapin natin siya, at magkaroon ng dating ang kanyang pagdating. Si Elizabeth, matalas ang pakiramdam sa presensya ng Diyos. Kaya nga nung narinig niya yung tinig ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Sinabihan niya si Maria, pinagpala ka sa babaing lahat. Kilala ni Maria, nararamdaman ni Elizabeth ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Alam ni Elizabeth, nandito si Jesus. At sana katulad ni Elizabeth, matalas din yung pandama natin na kapiling natin ng Diyos. Kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga ang panalangin natin sa tuwing darating si Jesus sa ating mga buhay, salamat sa Diyos. Si Maria, matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng kapwa. Nagmamadaling, nag-aalala na pumunta sa kanyang pinsang si Elizabeth. Buntis si Elizabeth. At hindi ordinaryo ang kanyang pagbubuntis. Lola na siya. Matanda na siya. At sa mga susunod na araw, maririnig pa natin yung kanyang asawang si Zacarias, mapipipi. Hindi niya makakausap ng maayos. Mapipipi dahil kulang sa pananampalataya. Sa mga susunod na araw, maririnig natin, pag-uusapan sila ng kanilang mga kapitbahay. Kasi pangkaraniwan na ang panganay na anak ang ipinapangalan ay ang pangalan ng tatay. Kaya inaasahan ng lahat, Zacarias ang pangalan ng kanilang anak. Pero anong ipapangalan nila? Juan. Kaya pagchichismisan sila ng kanilang mga kapitbahay. Kaya nga, mararamdaman natin ang bigat-bigat siguro, ang dami-dami sigurong tensyon sa bahay ni Elizabeth at ni Zacarias. At naramdaman ito ni Maria dahil meron siyang matalas na pandama sa pangangailangan ng kapwa. Si Dr. Sachi Estrellar po ay isang doktor sa PGH. At ikinikwento niya po na kapag ka doktor ka, sabi niya, maghahalo-halo na sa isip mo at alaala mo yung iba't ibang mga mukha. Yung mga araw-araw ay naghihingalo, namamatay. Yung mga araw-araw na kinakausap mong mamamatayan ng mahal sa buhay. Pero sabi niya, sa tuwing may mamamatay, sa tuwing may kakausapin ka at ibabalita sa kanila yung taning ng mahal nila sa buhay, masakit. Hindi niya raw makakalimutan minsan isang bata na may cerebral palsy ang nire-revive. Paulit-ulit na nire-revive. Pero pagkatapos ng ilang ulit na pagre-revive, natapos din. Namatay ang bata. Pagkatapos daw mamatay nung bata, biglang tumakbo yung nanay nung bata. Lumapit dun sa bata, niyakap siya ng mahigpit. Sabi daw nung nanay, anak, pagod ka na ba? Bakit ka napagod? Bakit ka sumuko? Si nanay nga hindi napapagod sa'yo. Sinanay nga hindi sumusuko sa'yo.
Sabi ni Dr. Sachi, nung araw na yon, paulit-ulit sa kanya, yung tinig nung nanay, bakit ka napagod? Bakit ka sumuko? Si nanay nga hindi napapagod sa'yo. Hindi daw siya makatulog nung gabing yon. At dahil paulit-ulit yung tinig nung nanay sa kanyang alaala, sabi niya, ipinangako ko, susubukan kong hindi mapagod. Hindi ako susuko. Hilingin po natin yung biyayang ito, matalas na pandama sa pagkilos ng Diyos, matalas na pandama sa pangangailangan ng kapwa. Tatlong biyaya po ang hilingin natin ngayong naghahanda tayo sa pagdating ni Jesus. Tunay na kaligayahan at kagalakan. Pagtitiwala sa timing at pamamaraan ng Diyos. Matalas na pandama para maramdaman natin ang pagkilos ng Diyos, para may pandama tayo sa pangangailangan ng ating kapwa. Tumahimik po tayong sandali. Magsitayo ang lahat. Purihin natin ang Poon na siyang humirang sa Birheng Maria na maging ina ng ating tagapagligtas. Ang ating panalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Magbunga nawa ang aming pagdedebosyon sa kamalamhalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, tungo sa tunay na pagmamalasakit sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Mapuspos nawa ng Espiritong Banal ang mga pinuno ng aming pamahalaan, nang sa gayoy manguna sila sa pag-ugit ng pagbangon ng aming bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Naway maging tagapalaganap ng pag-ibig at kabanalan ang mga magulang sa bawat pamilya. Nawa ang mga nakatatanda ay maging mabubuting gabay at tagapagpayo sa mga kabataan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa kami maging bukas palad na pamayanan na nagbabahagi ng talino, oras at pag-ibig sa kapwa bilang tanda ng aming pasasalamat sa lahat ng biyaya ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Tahimik nating idalangin ang ating sariling kahilingin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak na nagsisikap magmahal araw-araw. Manatili ka sa aming piling
at huwag mong hahayaang mawalay kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makahaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni Jose na kanyang banal na kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magmahal tayo katulad ni Jesus, manalangin tayo katulad ni Jesus.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahagi natin sa bawat isa ang kapayapaan ni Jesus. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. By the will of the Father and the work of the Holy Spirit, your death brought life to the world. By your most holy body and blood, free me from all my sins and from every evil. Keep me faithful to your commandments and never let me be parted. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tayong lahat ay mapalad na inaanyayahang makisalo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang, ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, ay maging dapat nawang magkamit ng iyong kaluob na pagtubos sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon ay hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspo sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo at magmahal katulad ni Jesus. Salamat sa Diyos.